Yun o, guys o. Jackpot o, nakapulot pa ng 10 piso o. Joke lang guys, ito po ang ating magiging content ngayon. Tara! Basta, welcome back to my channel, Ali May Online. Guys, so at yung mga bago lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at i-on ang notification bell para palagi kayong updated kapag meron po tayong mga bagong content. Guys, at mag-join na po kayo sa ating membership, no? Sinasabi ko po yan palagi kasi kailangan po yan, no? Para kahit pa paano ma-promote yung ating YouTube channel. Ganun po yun. At kahit man kayo, kung gagawa kayo ng mga content palang araw, practicein nyo po na sabihin ang mga ganun. So, ay, pwesto na tayo maayos. Yan. Dito man ako pumesto ngayon guys. Lumipa tayo ng pwesto para maiba lang ng view. Andito na ako mismo pumesto ngayon sa may kubo-kubo na to, no? Yan, medyo luma na siya pero okay pa yan. Nakakapaghatid pa rin ng lilim yan. Yan, tulad ngayon. Guys, no, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga tuloy-tuloy na palaging nanonood sa ating YouTube channel. No, lagi tayo sinasamahan sa ating mga review at doon na sa natuto na rin na mag-collect at magkilatis ng mga barya, tumingin ng mga error coins. At syempre yung mga trolling dyan, no? Pasasalamatan pa rin natin kayo kasi kahit hindi magandahin yung mga comment, no? Eh, nanonood pa rin kayo. So, welcome kayo dito sa ating channel. Pero, asahan po ninyo yung mga hindi nyo magagandang comment, eh, mawawala po yan, no? Kasi bawal po yan. So, ayan, ang ating pong magiging barya. Ito, yung isa sa coin ni Paul. Ayan, Paul. Shoutout ulit sa'yo, Paul Pardo, no? Napakaganda na itong year 2014 na ito eh. 10 piso, 2014 guys. Kita nyo ba? Hindi nyo masyadong ano, medyo wala. Mamaya, ikilatisin kasi natin yan para makilala natin ang gusto itong 2014. Year 2014 na ba yung Metallic BSP series. Okay. Meron na ba kayong ganito guys? Ayan. Diba kung wala pa at nahihirapan kayo guys, sa online makakabili po kayo nito. At sa aking Facebook page, may mga nag-o-offer po doon, may mga nagtitinda po ng kanilang mga barya doon. Tingnan nyo lamang po sa may page community. Tingnan nyo lang doon, marami mga nakalisting doon ng mga coins. Lalong dala na yung mga semi-hard to find. Mga ganito, year 2000, may mga nakalisting doon. Isa-isahin nyo lamang yun kung gusto nyo magkaroon. At kontakin nyo lamang yung kung sino yung nag-post ang kanilang mga coins doon at makakahanap kayo doon ng mga semi hard to find, mga error coins at simulan nyo na rin, no? At huwag po tayo manginginayang kasi kung pinasok na natin ang pagkukulik, nagiging coin collector na tayo. Pag sinabing collector, ay mag-e-effort ka dyan. Bukod sa pag-hunt mo, may pagkakataon talaga na bibili ka na rin eh. Diba? Namimili ka rin kasi ayan po yung essence ng pagiging isang coin collector. Hindi yung mga walang ginawa kundi talagang ang focus isa pagbibenta. Ang focus nila pagbibenta pero yung hawak nila ay na mga barya ay yung mga common lang naman. Hindi naman natin sila masisi pero eventually may re-realize nila na dapat muna nilang makilala ang mga barya. Dapat muna sila magparami, dapat muna sila makahawak ng mga rare. Diba? Kumpletuhin muna nila yung mga series, yung mga variation, mga proscoid. Bye-bye yan. Marami kayong matututunan. Ito sa ating content. Sakali may online, marami na po tayong nagawang mga video about sa mga variation ng mga barya, mga error coins. Mayroon na rin tayong mga content na medyo yung mga rare error, no? Diba? Yung mga rare variation, marami mga hawak na tayo niyan. At kung pag-uusapan naman natin yung mga presyo nito guys, yung value nitong gantong year 2014 sa online, meron akong nakita na umaabot siya sa mga 250 isang piraso nitong ganto, 250 hanggang 350. Yung 350 talagang yung nakita ko is ano na yun eh, uncirculated na siya. Yung isang 250 naman parang medyo ano siya, yung about uncirculated or extremely fine. Yan, itong ating hawak, eh, medyo kunwari, circulated na to pero maganda pa siya. Ayan siya, may bulak lang sa likod eh. Yan, nilalagay ako ng bulak kasi para hindi kakalog-kalog. Pag naglalakad ako eh, parang may kumakalimbang eh, no? Yan, baka mapagkamalap pa tayong nagtitinda ng kwan, sorbetes, ano? So,
So ayan, 2014, ang condition itong ating hawak ay extremely fine na. Yan. So hindi ko naman po ito binibenta, guys, ha? At disclaimer lang din, hindi po ako bibili nito sa ngayon. At magkocontenda lang ulit ako kung ano po yung mga coins na ating bibilihan sa ngayon. Kadalasan ang ating mga content ay impormasyon, o nagbibigay tayo palagi ng mga impormasyon. Kaya kung gusto niyo ng ganito palaging impormasyon, no, kadalasan naman dito sa ating channel ay mag-subscribe na kayo, guys, dito sa Kalimay Online. Ayan, at titingnan natin sa m.namista.com kung magkano na ba yung talagang pwedeng value para magkaroon tayo ng guide sa ganitong klaseng 2014. At sa aking pagkakalam, itong mga 2014 na to, no, ay semi hard to find, no, kung di ako nagkakamali, itong ganun. Malalaman natin yan, semi hard to find o hard to find na ba talaga ito. Diba? Depende naman kasi, nagbabago-bago yung frequency, no, doon sa n.namista.com. Ayan, so 2014. So samahan nyo lang ako, tapusin nyo na yung video. Total, nasimulan nyo na, no? Tapusin nyo na, ayan, lalong lalo na pag dito kayo nanonood sa ating channel, eh. Tapusin nyo para yung magiging komento ninyo ay tumpak sa ating content or relevant sa ating content para hindi naliligaw yung ating mga komento. Ayan. So samahan nyo ulit ako. Okay, guys, ito yung ating 10 piso at kikilatisin naman natin ngayon para makompleto na ito, para makilala na natin ang lubusan ang year 2014 BSP Bimetallic 10 piso. So ito, guys, 2014, yan ang kanyang kondisyon, guys. At ito nga 2014 pala ay nabibilang doon sa series na si Andres Bonifacio ay pogi, no? Kasi yung isang variation ng 10 peso na bimetallic, yung isang Andres Bonifacio doon, kuhan siya, payat yung kanya mukha doon, no? Payat siya na parang galit, no? Ayan, so pansinin niyo po yun, at meron akong content about doon. Magkaiba po yung Andres Bonifacio na yan. At sa reverse naman ito, ayan, kapag yung binaliktad, siyempre reverse ang iyong makikita. At reverse 3, yung kanyang variation. Reverse 3, matataas yung ipin ng cogwheel, di ba? Tapos yung araw, mahaba yung sikat ng araw sa reverse 3. Tapos yung stars niya, nabibilang ito sa reverse 3B. Ayan, yung ayan ang aking tingin dyan, pero papatunayan pa rin natin yan mamaya sa n.namista.com kung ano nga yung nakarecord doon, para siyempre magtutugma yung ating sinasabi. At meron tayong basihan, at meron tayong mga pinagbabasihan. Kailangan naman kasi natin yan. Hindi lang tayo basta nagko-content, kasi pag nag-content tayo, guys, dapat meron po tayong mga basihan tulad naman ng ating mga ginagawa. Yung halos karamihan nating ating ginagawa, at doon tayo nagkakaroon ng mga pinapaliwanag dito sa mga bariya. So namista lang tulad ng dati pa rin naman. At meron nagsabi sa akin na meron viewers na nagsabi na ibahin ko naman daw yung aking style. Pare-pareho lang daw yung aking style, ano. Unang-una, alam ko kung mapapanood mo to, no, ito lang din masasabi ko sa iyo. Unang-una, hindi mo po ako pwedeng utusan kung dapat ko bang baguhin ang style ko, kasi hindi na magiging natural, eh. Ito yung style ko talaga sa pagbablog at coin na content ang aking mga kinokonti. So wala naman tayong dapat nang aasahan, kundi nanto lang naman ipakita yung coins, di ba? Ipakita yung value, ipakita yung percentage niya, yung frequency niya dito sa n.namista. Kung iibahin ko ang style, fake na yun. Diba? Maaaring hindi na totoo yun. Kasi ang aking content, hinayaan ko nga na maging ganito para maging natural. Natural kong maipapaliwanag yung variation ng barya at yung kanyang value tulad nito, 2014, no? Diba? Reverse 3B, tama yung sinabi natin kanina, reverse 3B, no? At sa ngayon, sa kasalukuyan, 1.1%. Ibig sabihin, guys, 1.1%, papunta na siya doon sa hard to find, di ba? Hard to find na siya yun. Hindi pa naman siya talagang masasabing sobrang dalang katulad ng 2007 and 2009 na 10 piso, di ba? Ito nga, at meron tayo
diba? Sigurado may mga umiikot pa yan sa sirkulasyon na 2014, 1.1%. Reverse 3B. At wala siyang value dito. Pag ganyan kasi mga walang value yan, guys, kabaliktaran yan. Sa labas, kung bibili ka yan, medyo mataas na yan. Tulad nga na sabi ko kanina, sa online, 250 hanggang 350. Depende pa yan, guys. Maaaring tumaas na po yan na sa ganung presyuhan, no? Kasi kung depende naman din kasi yan sa magiging kondisyon at kung talagang kailangan mo o bibili ka, talagang gagastos ang kanito. Talagang gagastos ka dito kasi collector eh. Diba? Sabi mo kanina, collector. Kailangan mo rin mag-effort na bumili para magkaroon ng iyong hinahanap ng mga barya. Okay guys, ayan, magtatapos na po ang ating video na explain ko na ng lahat dito sa ating 2014. Kung mamimili kayo guys, pwede sa online at doon sa aking page, kali may online Facebook page. Tingnan nyo lamang doon sa page community, may mga nagpo-post doon, may mga nag-aalok doon ng kanilang mga barya, no? Kagaya nitong 2014 na ito. Ayan, meron po doon, tingnan nyo lamang doon. At kung kayo naman po gusto nyo rin magbenta guys, no? At kung kayo po mag-aalok sa akin, sinasabi ko naman kung ayun naman po yung aking tukunin. At pag sinabi natin kung ano yung criteria, halimbawa pag sinabing uncirculated, yun lamang po. Kasi marami na po akong ano guys, collection. Katulad yung hinahanap ko nung nakaraan, uncirculated ang aking hinahanap. Meron pa po yan. At siyempre yung mga naglalagay ng kanilang point doon, hindi pasok sa criteria, malapit na. Yung iba nasa extremely fine. Ang hinahanap natin ay uncirculated. Ayan, pero itong 2014 na to, information lang sa atin ngayon. So, at least aware kayo sa 2014. Ayan, so ayun na po ang ating content ngayon. Maraming salamat sa inyo. Yung mga bago lang sa ating channel, guys, huwag nyo na pong sayangin ang pagkakataon. Nandito ka na rin lang, mag-subscribe ka na. At i-on ang notification bell. Nang sa ganun, syempre, updated ka at baka magka-interest ka sa pagkukulit. Magandang libangan to ha. Coin collection, coin collecting, guys. Ayan. So maraming salamat. Until next time po. God bless you all. Out na po tayo.